na po dito sa Laps. Ito dito lang sa tabi ko eh. Ito para sa magulang, walang mahal. Oo. Tama tayo na. Oo. Oh, walang mahal ako para nga, sa manuka, magulang. Ay, ano na lang eh. Biyanan. Biyanan. Oo. Oh. Parehas na lang yun. Ako lang din. Eh, mas kano ka lang ba magulang? Yung biyanan kahaway siguro na. Siguro, hindi ko kahaway. Ako lang ang gusto nun. Natawa ko kay ate ah. Yan oh. Nakadali ng ano. Ito ang rene-request ni nanay. Lapu-lapu po. Lapu-lapu yan. Ito yung ano, kaaway ni Magellan. Ang kaaway ni Magellan yan. Magellan fish. 475 po. Dito po sa ano? Mas masarap po kistang ano, dagat. Kaya lang talaga ngayon medyo talagang tumasok rin. Pero trip ano, sir, 451 to, 450 na lang. Talagang tinatawad mo ako ng piso lang ano. Bisugo po magkano? Baka medyo mura naman. 120 na lang kalahati. Kilo tinatanong ko, ikaw kalahati. 240 po. Taas kasi, saan pala akong isang di okay lang ilang araw? Ako siyempre lang, naman. Ito, pili ako na lang kayo, medyo malalang yun. Oo. 120 na lang kalahati, 240 isang. Mura-mura na. Magtaga ko na lang kayo, sir. Kumpara natin sa ano. Baboy. Mura na to. Ayan, bisugo mga ka-farmer. Nothing with to. Hindi to nalalampat eh. Naalala ko sa Zambales. Namimingwit kami ng bisugo. Ano to, pang summer to eh. Ang mga bisugo. Masarap idaing. Bisugo na sir? Oo. Ano kain mo sa pwede? Ayun, tabatsoy pala oh. Yan, ito na nanay. Ito, masarap to, te, ha? Ayan, yan, malaki na yan. Oh, sarap nung ano? No. Oo. 200. Kinabukasan, nagpatunay siya, natotoo nga siya. Mantika ano yung labas ko? Galing. Nakantala ang kain. Kasi, ano lang, maliit lang nga, na kasi gabi na po ako kumain, eh. Konti na lang yung nakain ko, tapos pinatiyan pa ako ng anak ko. Ano pa po? Yan siya, talaki. Pagkailan lang din yan. Atas yung baso. Maligaw pa itong isa, no? Ha? Atas konti na lang. Pero yan yung malaki yung galunggong hawak niyan. Bagay, meron pa pala ako doon, ano, yung binili ko na... Kaya ka lang yung walang kasama eh. Ate talaga, salamat ng marami. Yung sinasabi niyong kapatid niyong pinalilipat kayo ng Sabro din po? Opo. Ah. Sabro ba? Australia. Hindi kayo napapanood? Ewan ko, yung kaibigan ko, napapanood daw po kami. Dapat isabihin niyo sa ate niyo yung channel namin para mapanood kayo. Ka-farmer ka mo? Ako. Ayan o, oh, farmer o, oh, si Ate Raquel. Patihin niyo po siya, baka nanonood na siya. Hello. Nanonood sila, sabi nila sa akin eh. Ah. Nakikita daw nila. Ayan. Kasi gusto po nung mga nasa ibang bansa nakikita yung mga isda. Ano, oh. Magagandang tasin. At least parang pinamamalingki ko na rin sila. Parang ganun po. Tapos ako kumakain, ano. Sarap yung isda, yung bakalaw, matagal mo. Oo, sarap. Wala na bang ganun? Yan lang yung medyo maliit lang para magpunta.
baka hindi kasi mabili. Ako na lang ang bibili. Hindi ko mayari makakabili. Paano mo na kayo sasadyain lang talaga yun? Kasi bihirap talaga yun. Hindi kasi kung iniisip ko naman, baka mamaya dalhin mo na pagkalaki-laki. Hindi ko naman kayang bilhin lahat. Tapos baka hindi din nila alam. Diba? Ito nga, lapu-lapu, hindi alam ano. Nakikilala na nila sa akin. Kaya nga. Isipin mo, lapu. Paano mo kayo may dumadagin? Isipin mo, lapu, hindi pa nila alam. Kaya, yun. Pero, sabi ko nga, kahit ko konti yung nakakaalam ng mga isda, ikaw lang naman nagtitinda dito. Sabi nga po nila. Ay, hindi naman nila kayang gawin yung ginagawa mo. Kasi ikaw, direkta ka eh. Direkta ko. O, yan mga farmer. Maalam na po tayo. Thank you. Bye-bye. Tuwa si nanay dito kasi ito na yung wish niya. Lapo-lapo daw na maliliit. Yan. Tapos, ano ba? Wala na tayo. Bibili na lang tayo ng merienda. Tapos punta na tayo ng farm. Yan. Balik na po tayo dito. At eto na. So, inaano na po nila yung mga graba para ma-clear out na yung ano. Kasi ay papayam ng ilang boys para mapatag na nga naman to. Tingnan natin kung mapapasimento natin. Kasi sabi ko kung sisimentohin, iilagan po yung space na to. Kasi doon sa may poste na yon, papalagay po tayo ng fence para at least meron pong privacy yung bahay, yung makakulong ba. Maliit na bakod lang para makakulong na rin. Ngayon, kung magpapasimento po ng maliit na court na yan, ay uusog tayo ng kaunti. Ayun nga, sabi ko yung hollow block, ay yung hollow block ng graba, eh isako na lang para at least itabi na po doon. Ngayon kasi wala na pong tatambakan. So, malilesen po yung ano natin. Yung space po natin luluwag. Bali ang ano na lang kung ano natin, listo yung graba, hollow blocks at buhangin. So, yung space po para sa tambak, ano na, ma-free na. So, pwede na po itong i-libre. Kaya lang sa design na alala natin, kung sisimentohin natin ito ng konti, eh yung dump truck naman kung atras baka hindi naman pwedeng tamaan yung semento, di ba? Baka mababasag lang. Sabi ni Papa yan, baka tres lang naman o ano, pwede na kapal kung laruan lang naman. Tapos pwede pa pong bilada ng palay yon, just in case na ano, mamimili tayo ng palay. Syempre, laki yung pamilya natin, mas makakatipid po tayo sa palay pag naganihan dito. Pwede tayong sumingit at mapagbibiladan din po natin. Pati yung ano, gagamitin natin yan, yung tulay pang bilada ng palay, kahit ilang sako lang po. Andiyan lang naman si Kuya Gido. Ano nangyari? Ba't tinutulak? Ha? Nakasigunda. Kailangan naman matutunan ni Lady magano, magtimpla ng motor. Yung clutch, hindi niya pa kayang gamitin yung clutch. Puro birit eh, no? Puro birit pa. Oo nga. Ayan. Isa pa, patay pa yan. Wink. Ayan na. Namaya pakita ko pa pala yan, yung design ng ano, ng ating may nagsabi kasi nalalagyan ng nakaano naman po 'yon. Huwag daw ikakabit sa sinepat ang. Meron pong ano, angle bar sa likod. Sa pagkakabit, tapos may washer pang ginawa si Junjun. Ito. Dito. Yan. Oh, diyan po natin ikakabit yung ano, rim. At the same time, ito naman washer dito naman sa dito sa dalawang butas. So may washer po yan na ilalagay doon. Ayan. Okay na siguro, tibay na. Tapos nilagyan na ng brace. Okay, nilagyan ng brace to. Ayun, para wala nang kalog. Ito, ayan.
tapos yun na. 10 feet po yan na pilitin nating maging standard. Tapos ito yung ano, yung pinaka dito lalagay yung pabigat. Dito ilalagay yung tubo, lalagyan pa po yan ng ano dito. Ano 'yun? Ng kapitan ng ano. Tapos pag ano yata, ito may mga may tatlo pa po yan na angle bar na naka ano, cross na ganun. So, ayan po ang design natin. Simple lang. Yung chalk stone pala dito lang ha. Mga may kailanganin, no, Dex. Tapos ayun si Papa Yam nag ano na. Carpintero kasi naman niya si Nikki. Wala pa po si Benji. Dahil ano daw sakit ni Benji? High blood? Ano po daw masakit daw pala? Ano po sakit ni Benji, Papa Yam? High blood? Hindi naman. Para ah? Sa Rayo Maraw dito ata. Eskalan. Parang ano, napersa siguro yung likod niya. Pahinga lang, kailangan na. Kailangan maipahinga. Ayun. Nahabol na po yung taas ng mga ano, mga hollow blocks para preparation na nga for the ano, beams na rin at slab. Gaya po nito, ayun. Beam na daw po yung susunod diyan, mga biga na. So, pinakita sa akin ni Papa Yam yung plano ng biga, napakarami pala. Sabay na daw po sa niyan, sa buhos ng ano, ng slab. So ngayon, ang ano namin is yung kahoy. Yung kahoy po ay meron siyang na-contact doon sa Guagua. Ibisitahin po namin bukas. Papasyal namin yung second hand lumber na sinasabi niya. Kasi mas kumpiyansa daw po siya sa mga second hand kumpara doon sa bilang isang karpintero, no? Yung point of view niya or ano niya, mas kumpiyansa siya po doon sa second hand lumber na ano, mga galing po yung sa mga lumang bahay na mga binaklas, tapos titipunin nila yung mga 2x2 ganyan, 2x3. So yun po yung mga ibinibenta nila. Binipapayam kahit mura lang po ng 3 piso per board feet yung computation niya compare doon sa brand nyo na mga kahoy na kagaya ng mga binili ko. Sabi ni Papa Yam, yung second hand daw po ay subok na subok na yun. Kumbaga ay dumana nga naman sa panahon. Kaya sabi niya, sigurado tayo dyan. Ngayon, pupuntahan po namin bukas. Tama-tama naman si Bebe. Papayos niya yung ngipin niya doon sa dentist niya. Ando pa po kasi sa Guagua yung dentist. So, hindi ko sige, isahan na lang at para makuha na natin yung ano, yung kahoy din kasi tama-tama po may giba yata yung kaibigan niya, gumiba ng bahay, so bago po yung mga kahoy niya na andon. Bagong dating, pero luma po second hand. So, ayan. Kaya sabi niya, mas komportable daw po siya dun sa second hand. Kasi gagamitin pa nga naman yung sa susunod na slab pa. Kaya kailangan gusto niya po matibay. So, yung mga anong kahoy. Ito po ba yung mga kahoy natin na ano? Mga bagong dating? Yung huli? Talon-talon ng second hand ito, ano? Malalambot nga, nanganin. Oo, yun nga. Sabi ni Papa yan. Pero siyempre, gusto pa rin niya makita yung second hand. Ba talaga yung nakita na, ano, Papa Yam? Oo. Mamaya, dinilever. Tapos, kamutulo ka na lang. Wala na nga. Doon po kasi sa may Guagua at saka bandang Lubao nga, napakarami po doon na ganun ang negosyo, yung nagaano ng mga bahay, mga lumang bahay, tapos malaki daw po ang kita doon. So yun ang sabi nila na bahay, so nakakakuha pa po sila ng mga yakal, yung mga lumang yakal ng mga poste. So, sabi nga ni Papa Yam, hindi tayo mamroblema ng yakal kung gusto mong gawing yakal yung hamba, kasi
napakaraming second hand doon na pwedeng gawing hamba na mga yakal daw po. So, tingnan lang po natin. Kasi yung yakal daw, hindi naman kaya ng anay. Napakatigas po nun, mga farmer. So, talagang hardwood daw, hindi kaya ng anay. Or, pinagpipilian ko din, mga bago po ngayon is ano na po eh, bakal na yung mga hamba. Gaya po ni Regs, si kaibigan natin na Regs Vlog, si Reggie, ay ano, puro ano na po yung ginagamit niya, hamba, puro bakal. So, tingnan po natin yung kung ano pong maganda. Kasi yung bakal naman, napipinturahan na magmumukhang kahoy. Pero syempre, iba pa rin po yung dating para sa akin, ano, na yung hamba mo talaga ay kahoy. Mahilig pa naman tayo sa kahoy talaga. O, ano din po ako, mas gusto ko po yung may kahoy yung bahay. Kaya lang nga, kung ganyan naman, napakaraming anay, eh, tayo magagawa kesa sa sakit ang ulo mo after ilang years, eh, kinain na pala yung cabinet. Wala pa rin si Benji. So, lupo pa rin ang isang karpentero. Buta na lang si Tito Nora, kahabol. Tapos, ano po ang panahon ngayon? Ayan. Maulap. Dahil meron pong, yun nga, yung bagyo na ano, tropical depression dumaan sa gitna ng Batangas at Mindoro. Eh, medyo apektado tayo ng konti. Talagang ano, porsigido yung mga boys. Ano na din po yan, motivation na rin po para sa kanila na yun, may malalaro. Sabi ko nga kay Papa Yam kapon, mukhang ang re-request nito susunod ilaw. Kasi gagabi na sila maglaro yan. Spotlight or ano, floodlight ang susunod nilang hihingiin nito kako. Bagay, mura lang naman po yan. Tingnan na lang natin. So, ayan. Kalimutan kong bumili ng brush, pwede ko palang pinturahan to. Para ay magawa naman tayo. Yun, okay na ba to? Naka-full weld na, no? Pwede ko na pinturahan, ano? Kahit primer lang. Yung... Ha? Saka na lang pinturahan, ano? Oo, sige. Ah, yung mga hindi mo natamaan pa, no? Ayun, saka na nga lang. Para at least, isa ka na lang kong pintura. Excited na rin ako, eh. Tapos kinambit na pala ni Kuya dito yung isang abang sa ilaw. Ito na lang may karatang Kuya na asahan dating sa electrician, electricity. Siya po ang kakabit ng ano, tatrabaho ng mga installation po nung napakamahal pala mga farmer nung ano, pag kinontrata mo yung papakabit ng ano, yung sa electricity po. Sabi ni Papa Yam, pera na daw, per outlet. Napakarami pa namang outlet na dinisign ni, ano, ni architect. Ganito. Tapos ilaw, napakarami. May mga ano ah. Pasok yata ng buhangin. Anyway, mabilis lang linisin niya. Dito, ilang patong na lang ng hollow blocks. Ayan na lang, ano? Ano to eh? Store room to eh. Gaya ng bigas, ng... hindi nga naman kalat-kalat, ano? Maliit na... Dati kasi parang cabinet lang. Eh, sabi ko, laki-laki na ng konti. Carpentero pala si Nicky ngayon. Anik. Yan.
Try lang talaga. Confirm again. Ito yung ginagawa nila, yung breeze dun sa may taas para magpantay yung sa may ano ng pintuan. Tapos si Chef Kay, ito, nagtitibag mga mugmug. Talagang matibay yung relo, no? Kong, ayos pa naman, ano? Okay. Talagang Ismael, ah. Ismael, tatak pa lang, eh. Ano na? Yan yung sinasabi ni Papa Yam na importante yung matanggal yung mga nalaglag. Okay. Yung papahina daw yan ang ano. Bultungan. Yan, balikan natin yung ano. Tingnan nyo, tatlong tao mga ka-farmer. Ayaw tigilan, talagang ano na. Yan, dito na po muna kami for the meantime. At ito nga, uusog natin ng konti. Kasi medyo alanganin kasi dito kung isisemento natin nga tatamaan sa tatama po sa ano ayun no sa magiging bakod natin. At least kung hanggang dito lang doon na natin iuusog. Ayan. Pero at least po ayan pagka naunti-unti na tong graba, di ba? Usog tayo ng usog para tingnan natin kung anong magagawa kung pwede nang isemento. Ayan. Ito mga graba to no. Yan oh, graba din po yan. Kasi mag-aasinta na yata sila. So yan po yung update sa ating basketball court project. Galing ano. Nakakatuwa. Ito yung sisilme pala. Silsil! Nyawa! Basis yun. Tapos silipin natin doon sa likod. Dideliver na po yung pinaulik, Papa Yam. Sinabi ko na din, magse-second hand lumber na lang tayo. Sinabi ko na kay Marisa. Hindi ko saka makakamura, sabi niya, walang problema. Ayan, mukhang ano na po yung inaasikaso nyo, Tito Nor? Biga na ata yan, ano? Biga yung canopy niya. Ah, oo. Oo. Canopy. Ah, okay, okay. Canopy pala tawag doon. Yung sa may ano na po, no? Oo, yung sa parang bubong lang. Oo. Kuya? Canopy pala tawag doon. Pinaka ano ng ayan o. Ito po. Ayan. Talagang napakaraming kahoy na gagamitin. Ang forma o. Oh. Tutuwang mga anay na yung pagkain. Ano, lalagay ka na ng bakal dyan, ano? Yun, tapos sabi ko nga kay ano, yung mga Star Apple, mapapahinog po ni Papa yung mahigi. Kasi nung nakaraan, ang dami pong binunga niyan. Ayun, yung mga bata doon, hindi na nahihintay mahinog. Isa nakikita ni Lady. Bagay, naging bata din naman po tayo at ako, okay lang sa akin yan. Sayang nga lang talaga, pinipilit nilang kuhanin, eh, hindi pa naman makakain. Kumusta na yung paso ni ano, Pachoy?
Ito, ay nako po. Lumobo pala, lady. Lumobo? Oh, lumobo na talaga ito. Makulit na ito. Hmm. Tingnan. Tumuwa ano ka ha, baka bumaliktad ka diyan. Oh, may namimingwit oh. Oh. Bata ako, sa gilid-gilid lang. Naalala ko, 7, 8 years old. Sayang masaya na ako nun. Naihagis mo lang sa ganyan yung pamingwit mo. Ang sarap na ng pakiramdam mo. Yan, sarap maging bata talaga, mga ka-farmer. Yan, mukhang napatay na natin yung queen, no? Wala na yung mga anay dito. Namin nakuha po dyan, ano? Binuhusan yan ng magnum. Tama, Tesal. Ito ko na ito, ibabalik na itong ano. Kanopi ng mga bintana pala yung nagawa ni Tito. Marami yung sisinsilin mo ko nga. Ano yun? Tatanggalin mo yung ano? Yung siwang? Ha? Ayan na yung pinulik pala. Yan ang pinolik, 26,800. Ano po yung ating in-order na pinolik board? Ah, baka nga naman umano kasi. Baka tumuwad. Kasi paangat papayam eh. Galangan sila. Mabigat din eh, mabigat sa puwet eh. Pwede rin pala doon na lang sila sa kabila. Oh. Oh, tulong, tulong, bilis. Kaya pala nung may dala akong ano, mga ano papayam, doon ko na din dinaan. Preno, preno. Oo. Dapat kasi, mas maigi nang andun yung bigat sa harap kaysa sa likod. Wala na, pababa naman na eh. Lakas ng motor nila, ano yan eh. Supremo eh. Supremo yan eh. Oh, 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 oh. Hindi yung pagkakasakay, medyo ano, dapat oh. Talagang ano, talagang yan, ano kayo? Baya gulot.
Dek, gumanon na kasi, gumanon na eh. Di ba? Patra. Yun, tutukudan lang yan. Okay. Mabigat, mabigat. Mabigat kasi to eh. Talong matras po, lumaki doon. Bakit tagulot? Kaya, sandaw po talaga nilalagay. Sandaw po pag nilagay dito, makakano doon yung... Doon na lang! Kasi ma-extend naman to eh. Oh, ito naman uusog naman tayo na uusog. Dito na. Oo, diyan no. Yan, pwede na diyan kasi ito uusog naman natin 'yan. Pagka naano na. Pero wag mo mong ipipix ha. Hindi natin ipipix 'yan kasi tanggal lang po yung kasi dito yung magiging bakod natin eh. Oh, dito. Baka kung ano, uusog pa rin yan in the future. Pero for the meantime, dyan na lang muna. Para at least, oh. Okay naman tong wire, hindi naman makakasagabal na. Ating mga pinolik. 40 na, brother? Oo, 40 po. Ito na lang si Sister Marisa. Malakas tayo. Ba't ano ba yung kaiba ng tig 800? Diba yung pagkaano na? Diba yung pagkaano talaga yung item? Pero okay na po yan, papayaman ha? Kasi may sinasabi siya at may tag 800 daw, mas maganda 800, katak na. Dupole. Yung po talaga yung matibay. Lakas na itong motor mo na to. Baka. Hindi, wala kaya naman eh. Problema naman. Oo. Mabigat yung likod. Mabigat yung likod. Kasi hindi, kaya yung timbang na yun. Malakas na ito, supremo. Hindi lang to pumatok gaano sa, ano yun, no? Sa pawa ng barako kasi. Hindi pumatok sa market to eh. Supremo. Nandito po pala muna tayo kay ano, kay Nanay Perla, mga ka-farmer. Ayan, Nanay Perla na naman. Anyway, ayan, singit ko lang po kasi may nagbigay po sa kanya ng konting tulong. Sabi ko, bili na lang po ng bigas. So ayan po, nakadalawang kaban din po siya na bigas. So matagal-tagal na rin po yon kasi noong nakaraan, ang hingi po siya sa akin ng pambili. So ito po, binili na natin ang ano. Tapos, ayan, sikap, tama-tama, tumawag din po. Umihingi po ng konting tulong daw, donation po para sa school, high school daw, kahit A4 ano lang daw, A4 na typewriting yung papel po. So sabi ko, sige kap, gawin na nating apat yan para medyo matagal-tagal na rin magamit ng office. Kaya yun, dadaanan po natin dito, nandyan lang naman. Inuna ko lang po yung kay Nanay Perla. So ayan po, sana nandyan si Nanay Perla, no? Pakuha yung bigas nyo. Oh. Ando naman yung anak niya po. Ando yung yung apo niya palang malakas. Ha? Yung ano po, may isang mabait pong tao. Tapos malapit na kayo lumipat. Kayo lang. Hay.
May sasabihin ko sa'yo. Ano daw? Totoo lang, ano? Sasabihin ko. Ano daw? Ang gusto ko po doon, yung gripo ko, wala. Pagsasal ko na sa ibang tao, binabawalan ako. Hindi, Nay. Merong igiban doon. Saan po doon? Wala tayong gripo doon kasi kakabitan pa natin ng jetmatic yun. Magkukuryente ka. Gusto mo ng kuryente? Magbabayad kayo monthly. Oo. Oh. Ayan, mga farmer, oh. Ito na po yung ano, nandito na tayo sa school. Yan. Ito po yung maliit na high school ng San Juan Banyo. Opo. Yung na lang po dito, kuya, no? Yan. So, ay paano may naitulong po tayo. Kay ano po, yung kay cup. Ayan, mga ka-farmer, naibigay na natin. Sa gisag. Lapit lang kay Nanay Perla. O, ayan, baka mayroon na namang na-stress kay Nanay Perla. Ganun lang po yan. Nahingipan ng pangulam. So, ayan mga ka-farmer, at least dalawang kaban na po yung ano natin. Kaya lang, nandun na naman po yung ano, katambay din lang yung ano. Nakatambay din lang yung mga malalakas na tao. Hindi man lang nagbungkal ng lupa. But anyway, ganun talaga. Ayan yung mga bata. So ayan, padalo na po tayo kay Nanay Perla. Hindi matatagal-tagal na rin po yung bigas na nakuha natin. So ayan, tapos nakakatuwa siya, no? Dami pong hinihiling. Sabi ko nga kanina, Nay, nung una kandila lang yung hinihingi mo, tapos naging ano yung yero nga. So ngayon bahay na, kompleto na, eh huwag na po tayo maghangad kasi syempre meron din pong ibang kailangan din pong tulungan at kumbaga eh makontento po tayo. So kung ano man po yung kulang, sana punuan na lang po nila, kagaya po nung mga alam ko yung asawa po nung anak niya, nagkakarpentero din naman po yun eh. So marami namang kahoy na makukuha, diskartehan na din lang po siguro nila, kawayan o ano, naandun lang sa bundok. So maliit na bagay na lang po yun. So kailangan din po natin sigurong mahanapan sila ng konting effort para tulungan yung sarili nila. Yun, kinausap ko po kanina, off cam na lang, ganun nga. Sabi ko na, huwag na po tayo maghanap ng marami pa kasi hanapin natin ang lahat, hindi talaga tayo makukontento. Eh, nakumbinsi ko naman yung matanda. Tsaka si nanay, medyo ano eh, medyo mahiwaga. Napansin nyo naman po siguro, no? So, yun. Sanay na po sila sa ganung ano, way na ano, medyo hindi ganong nakausap ka, medyo hindi siya tapat eh. Ang dami niyang kwento na binabawal daw siya doon, nung ganun. Eh, hindi naman po ganun kasi nakita nga po ni lady na mamalimos siya. So ayan, natin na rin po natin yung manicap. So ayan, hanggang dito na lang siguro mga ka-farmer. At ayun, update natin mamaya yung ano, yung mga ginagawang ano natin, yung recreation, yung basketball court. So ayan, hanggang dito na lang at magandang buhay.